Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay tatalakayin ng ikalawang pangkat ang tungkol sa pelikula at tula. Ano nga ba ang pinagkaiba ng pelikula at tula? Tula, ito ay isang anyong pampanitikang na hati sa ilang yugto na maraming tagpo. Ang pinakalayunin nito ay itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang tagpo sa tula ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan. Tinatawag ng mga mandudula, dramatista o dramaturgo ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsusulat ng mga tulang tinatanghal. Mga sangkap ng tula. Ang dula ay mayroon ding mga sangkap. Ito ay ang simula, gitna, at ang wakas. Ating isa-isahin. Simula, mamamalas dito ang tagpuan, tauhan, at sulyapan ng suliranin. Sa gitna naman, matatagpuan ng saglit na kasiglahan ang tunggalian at kasuklian. At sa wakas, matatagpuan naman dito ang kalakasan at kalutasan. Ikula, kilala din bilang sine at tinilakang tabi, ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sine o bilang bahagi ng industriya ng libangan. Dahil naging pangunahing tapagpamagitan para sa pagpapakita ng mga gumagalaw na larawan, ang litratong pelikula sa kasaysayan, kadalasang tinutukoy ang larangang ito sa akademya bilang ang pag-aaral ng piling. Isang anyo ito ng sining at tanyag na anyo ng mga libangan at negosyo. Nililikha ang pelikula sa pamamagitan ng pag-record ng totoong tao at bagay, kabilang ang inarte ng pantasya at mga peke sa kamera o sa pamamagitan ng cartoon. Saan nga ba nagmula ang tula? Ang tula ay nagsimulang itanghal sa sinaunang sibilisasyon ng Gresya bilang kasangkapan ng kanilang relihiyon. Katulad dito sa ating bansa kung saan ang mga ritual ng mga katutubong Pilipino ay itinatanghal sa harap ng buong komunidad. Ang mga ritual ay hindi hiwalay sa mga sinaunang anyo ng paanitikan tulad na lamang ng epiko. Ang pelikula ay nagsimula buhat ng kumusan ang larangan ng teknolohiya noong 90s nang matutong makapaglarawan ng tao. Nahanap din niya ang paraan na may pagtatabi-tabi ang mga ipagmukhang gumagalaw ng ayon sa galaw ng tunay na buhay. Mabilis ang usad ng teknolohiya ng pelikula. Kahit walang mga taong artista, kaya makapaglabas ng buong pelikula gamit ang animation at special effects. Lugar na pinagdarausan ng dula. Gumagamit ng entablado kung saan nakatayo mismo ang mga artista at ilang metro lamang ang layo mula sa mga manonood. Dahil sa ganitong katangian ng dula, nakararamdam ng pagiging malapit ng mga manonood sa mga artista. Lugar na pinagdarausan. Pelikula. Maaaring may palabas kahit saan may telon na projector o gamit ng mga pagpapalabas ng pelikula. Ito ay gumagamit ng 2D space kung saan madaling nakita ang iba pang salik ng visual na sining maliban pa sa mga artista. Kasama sa mga tatawag pansin ng manonood ay ang mga kuhang eksena at visual effects. Paraan ng presentasyon ng dula. Sinasagawa sa harap ng mga manonood na makakaasang may pagbabago sa bawat pagtatanghal.
at pag-iilaw, subalit hanggang sa ganoong paraan lamang ang pagpapalit ng tagpuan ng eksena. Naka-record at inaasahang yung isa lamang ang resulta ng palabas sa bawat panonood. Maaari makapag-shooting sa iba't ibang lugar saan magpanig ng mundo upang mapagpakita ng iba't ibang tagpuan ng eksena. Pelikula, binubuo ng iba't ibang mga departamento, hindi gaanong hinihingi na magkita-kita upang matugunang buuin ang isang pelikula. Dula, mailang mga tao ang nagtutulungan upang maihanda ang mga artista at ang entablado para sa pagtatanghal. Sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Telebisyon. Ang telebisyon ay tinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa daming mamamayan na naaabot nito. Sa paglaganap ng cable o satellite connection. Sa diaryo at radyo. Filipino rin ang namumula sa wika sa radyo, AM man o FM. Sa pangrehiyonal na radyo, ginagamit ang kanilang sariling dialekto, ngunit kapag kinapanayam ay gumagamit sila ng Tagalog. Sa diaryo naman, Ingles ang ginagamit sa booksheet at Filipino sa tabloid. Tabloid ang mas binibili sa mas mura at nakasulat sa wikang higit na naiintindihan. Sa pelikula, mas maraming banyagang pelikula ang naipalabas sa ating bansa. Ngunit ang mga lokal na pelikulang gumagamit ng medium na Pilipino at variety nito ay tinatangkilik din. Hindi na matatawarang Pilipino ang wika ng telebisyon, dyaryo at pelikula. Ganyan ba ng mga itsura? Hindi ipagpapalit. Sis, maligo ka naman. Di porkit kabit, ay masama na agad. Ako lang naman nagsilbing, ilang ang tahanan. Sabi mo daw, napupundi na ako. Kasi ano yung pinagkakasya sarili mo sa mister ko? Kit mukha kang tanga. Oo, sa mister ko, ikaw ang fit. Kasi mukha kang paa. Boys? Boys? Oo, boys. Pag hinata ko ito ng bareta, basag dyan ang uso mo. Narito ang halimbawa ng pick-up lights. Cash, may sabihin ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ba, noong na itong makita, nalobat ako. Nalobat first sight sa'yo. Ay, ano ko ba? Makakilig ka naman. Kaya crush? Sana i-crush back muna ako. Ay, sino ba naman ako para i-crush back? Hala, sad boy. Narito ang halimbawa ng good nights. What's up, Markix? Balita ko may bago ko ng jowa. Sana all.
Pero hindi naman sa pinag-overthink kita, no? Pero what the hell? Hindi ka talaga na mahal. Ah. Or ginagamit ka lang niya para makamove on sa ex niya na nagsama sila for 10 years. Ulus niya. Bawi ka na lang next day. Char. Hindi, eto na nga. Eto na nga, kinong tatanda. Huwag mo pipilit ang sarili mo sa isang tao. Hindi ka naman, babe. Marami pang iba.